kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya, nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. We are believers, pero hindi lang sapat na maniwala sa Diyos. Kahit na si Satanas ay naniniwala sa Diyos at nanginginig pa siya sa harap ng Diyos. Ang Christian believer ay yung naniniwala na mahal siya ng Diyos. Hindi dito naniniwala ang demonyo, kaya demonyo siya. Pero mahal siya ng Diyos. Kasi kung hindi siya mahal ng Diyos, wala siya. Madidilit siya forever. Ang problem kay Satanas ay ayaw niyang aminin at ayaw niyang hayaan na mahalin siya ng Diyos. Naniniwala tayo na mahal tayo ng Diyos. Palalimin pa natin ang paniniwalang ito. Kung talagang naniniwala tayo na mahal tayo ng Diyos, madali na sa ating magmahal sa ating kapwa. Ibabahagi natin sa ating kapwa ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos sa atin. At dahil sa malalim na paniniwala ng pagmamahal ng Diyos, hindi tayo natatakot. Hindi tayo natatakot sa buhay na ito. Nandiyan ang mga pagmahal na kamay ng Diyos. Hindi tayo natatakot na mamatay. Kasi ang kamatayan ay ang paglapit natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi tayo natatakot sa last judgment. Ang hukom na haharapin natin ay nagmamahal sa atin. Kaya nga narinig natin kanina, perfect love drives out all fear. Kaya ang panawagan sa atin ay remain in the love of God. Manatili na lang tayo sa pagmamahal ng Diyos. Huwag na tayong kumalas pa sa yakap niya. Binigay din ng Diyos sa atin ang banal na Espiritu
na walang iba kundi ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Dito nakikita natin ang Holy Trinity sa kanilang commitment ng pag-ibig. Mahal tayo ng Ama, binigay niya ang kanyang anak sa atin. Mahal tayo ni Jesus, tinubos niya tayo sa ating kasalanan. Mahal tayo ng Holy Spirit. Siya yung pag-ibig ng Diyos na nananatili sa atin. Tayong mga tao ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, hindi lang tayo nilikha ng Diyos dahil sa mahal niya tayo. Ang pag-ibig ay ang bahagi ng ating pagkatao. We have the capacity to love because we are created in the image of God who is love. Sana kapag tayo nagsasalita tungkol sa pag-ibig, tumingin tayo sa Diyos na siya ang source, ang bukal ng pagmamahal. At iugnay natin palaging ating pagsisikap na umibig sa pag-ibig ng Diyos so that we will not misuse and bastardize the real meaning of love. Maging tunay lang ang pag-iibigan kung yan ay kaugnay sa Diyos because God is love and He is the source of real love. Ito po ang unang pagbasa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.